Kung hindi tayo kikibo, sino ang kikibo? Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ngayon na! Welcome sa Kilos Kabataan. Good evening po sa lahat ng mga kabataan sa buong Pilipinas. Para sa mga millennials, ako po si Jules Guia. Welcome sa show para sa lahat ng kabataang Pilipino. Para sa mga Gen Z, ako po si Ange Reyes. At kami po ni Ange ang makakasama ninyo tuwing Miyerkules ng gabi, 7 p.m. po yan. Dito ay pag-uusapan natin lahat ng issue na kinakaharap ng lahat ng kabataang Pilipino. And of course, we are now live both on Now You Know Facebook page at sa Quarantalk Media Facebook page. Good evening sa'yo, Ange. Kumusta ka? Good evening, Jules. Ito okay naman. Ano? Maraming mga sinusubaybayan kasi ang daming drama-rama ngayon sa gobyerno natin. Natalo lahat ng drama-rama sa hapon ng ibang networks kasi talaga ang daming pasabog ngayong hapon. Pero mamaya pwede pa natin yung pag-usapan. Mag-quick throwback muna tayo last week kasi nitong nakaraang linggo, Ange, aba syempre, may bagong pasabog na naman sa ating mga balita dahil nakatakda umanong iproklama ng COMELEC ang Duterte Youth Party List. Totoo yan, Jules, ano? Parang hindi pa enough yung lahat ng problema natin ngayon, ano? Dahil sa pandemic. Dahil maging ang usapin na akala natin ay nabaon na sa limot, nabaon na ng kasaysayan, muling nabuhay at na-resurrect ka, no? Sa gitna pa nitong budget deliberations at ngayong araw nga, yung nakikita nating drama sa camera, ano? Yung power struggle dyan sa Congress ngayon. Oo, kasi dapat budget delibs kanina pero nalihis dahil merong nagsalita. Anyway, usapin din dito, Ange, kung ano nga ba talaga ang tungkulin ng isang party list? Para kanino nga ba ito? At sino nga ba ang dapat na nagre-representa sa mga party list? Papiyawan natin konti, Ange, itong RA 7941 o itong tinatawag natin na Party List System Act. Jules, yung Party List System Act, isa yan sa mga innovation ano, ng ating 1987 Constitution. Ito ay isang mekanismo para sa proportional representation sa paghalal ng mga representative sa Kamara. Ang ibig sabihin niyan, ideally, para ito sa mga marginalized o underrepresented na national, regional at sectoral parties. Kasama rin dyan ang mga organizations at coalitions na registered sa COMELEC. Bahagi ito ng electoral process upang mabigyan ng pagkakataon yung mga maliliit na mga political parties, lalo na yung mga marginalized at underrepresented. Ano? Yan yung mga kulang ano, doon sa political machinery and political power sa bansa. So ito yung mga underrepresented sectors. Ang gusto natin, magkaroon sila ng boses doon sa lawmaking at decision making sa bansa. Totoo yan. Karaniwan kasi yung mga nananalo, Ange, yung mga may malaking makinarya, basically yung maraming pera. Pagkakataon sana kasi itong party list system para mas maging lapat sa tunay na pangangailangan ng mga sektor ang mga batas na naipapasa ng bawat kongreso. Sa usapin ng Duterte Youth Party List, malaking question talaga ito sa atin, ano, lalo sa ating mga kabataan. Kung ito bang party list na to, nagre-represent ba talaga siya ng underrepresented o marginalized sector sa lipunan? Kasi pangalan pa lang eh, nakadikit na siya sa isang malaking political name. Well, Duterte, di ba? Siya ay ating presidente, di ba? At kung sa usapin ng kapangyarihan, isa yan sa pinakamakapangyarihang tao ngayon sa bansa natin. Sabi nila, kabataan daw, pero nakita natin na naging very questionable niyang representation na yan nung nakaraang eleksyon. Alam mo, Ange, magandang pag-usapan yan, no? Pero medyo bibitinin muna natin yung mga viewers natin kasi mamaya nagkumbida tayo ng mga guests na talaga nakatutok dito sa usaping ito. Okay, move forward muna tayo sa ating next segment, Ange. Every week kasi nagpe-feature tayo ng mga trending topics sa ating mga kabataan. Dito lamang yan sa
Youth Trend. Alright, balikan natin, Ange, ang ilan sa mga trending topics natin itong nakalipas na mga araw. Umpisahan natin yan sa Youth Trend number 1. Hashtag, huwag kalimutan yung binulsang 1 billion sa PhilHealth Challenge. Ano? Nag-trending ang huwag kalimutan ang binulsang 1.5 billion sa PhilHealth Challenge nitong linggo dahil sa mga kabataan na nagsulong na huwag daw kalimutan yung issue. Kasi napakalaki nga naman ng 1.5 million tapos natatabunan lamang ng white sand sa Manila Bay at kung ano-ano pang mga issue, Jules. Ano? Anong tingin mo dito? Kasi nakita ko talagang napakaraming nag-share nito eh, at hindi lamang yung 1.5 billion actually yung ayaw nilang makalimutan, kung hindi napakarami pang mga hinukay na halungkat ng mga issue dahil din sa challenge na ito. Alam mo, Ange, para sa akin parang very symbolic yung ginagawa ng Dolomite White Sand sa Manila Bay kasi actually ano to, 15 billion, no? Tama ba? 15? Ay, I'm sorry, yes. It's 15 billion. Yes, so ganun kalaki, 15 billion. So talagang, ano siya, literal na tinatakpan yung mga issue ng bayan. Pero talagang kahit takpan na takpan mo yung mga issue na yan, unti-unti pa rin siyang masisiwalat. Mismo kalikasan na yung nagbabalik ng sand mismo, 'di ba? Sinisiwalat na yung malalakas na ulan, talagang hindi siya sustainable. Yung beautification ng Manila Bay, hindi yan ang kasagutan para lang mapagtakpan yung mga tunay na issue ng ating bayan. At actually, gumawa na naman siya ng isang panibagong issue ng hindi lamang ng environmental destruction, hindi lamang ng incompetence, kung hindi isang napakalaking issue na naman to ng corruption. Naalala ko last week, sabi natin 389 million yung ginastos dyan, pero lumalabas ngayon na actually sa research ng mga kababayan natin na critical dito sa issue na to, umaabot ng nasa 40 billion yung nagastos pala dito ano sa dolomite sa white sand sa Manila Bay. Alam mo, Ange, very quickly lang, no, kasi may mga nagsasabi na siguro kung budget wise yung pag-uusapan, parang mahirap na raw mag-reallocate ng budget. Pero kasi for the past 2 years, ang pinakaplano naman talaga dyan, genuine supposedly, yung pag-rehabilitate. Lilinisin dapat yung dagat, di ba? Ayusin yung mga communities around it. Yung tributaries, ibig sabihin yung Pasig River, lahat yan. Tama. Lilinisin. Pero wala doon sa plano yung biglang paglalagay ng white sand. Kaya questionable talaga yan. Okay, kasi, ngayon naman. Yes, Ange. Wala namang ano eh. Wala namang nagre-request ng puting buhangin sa Manila Bay. Matagal na nating panawagan na talagang i-rehabilitate, ano, linisin yung Manila Bay. Pero yung white sand, very out of the blue at very talagang tinatabunan niya. Hindi lang yung mga basura, kung hindi yung mga issue nga na kinaharap natin ngayon. That's right. Okay, ngayon naman, move forward tayo sa ating next na youth trends ngayong gabi. Ang ating pangalawa ay hashtag Disqualify Duterte Youth. Muling nag-trending ang hashtag Disqualify Duterte Youth nang lumabas sa balita na malapit nang maproklama ang asawa ng na-disqualify na si Ronald Cardema, giit ng COMELEC chair na si Commissioner Sheriff Abbas na maari nang maproklama at mabigyan ng upuan sa Kongreso si Ducel Cardema, tama? Okay, si Mrs. Cardema, at nag-iintay na lang siya ng isa pang pirma upang maibigay ang Certificate of Proclamation. Ngunit may petisyon na inihain ang election lawyer na si Attorney Emil Maranon laban sa pagproklama. Dito nga kay Mrs. Cardema, naghain ng unity statement ang halos 100 na youth-led organizations na tumututol sa pagbibigay ng Duterte Youth ng upuan sa Kongreso. O diba, Ange, less than 2 years na lang, patapos na ang termino, pero talagang hindi pa rin nila binibitawan o sinusuko ang laban na ito. Ano tingin mo dyan? Oo, hashtag kapit lang, ano, ay yata yung motto nitong Duterte Youth. Totoo yan, ano. Pero Jules, mamaya pag-uusapan natin yan ng mas malalim. Pag-uusapan natin anong mga implications niyan, ano, sa current nga na power struggle sa representation ng ating mga kabataan sa Kongreso. Pero panghuli sa ating youth trends, para sa mga K-pop fans naman dyan, ano, nag-youth trend din ang hashtag BTS UNGA at hashtag BTS UNICEF. The record-breaking Korean male group BTS outshined themselves in the recently concluded United Nations General Assembly and UNICEF program. They used their platform to further inspire the youth to fight against violence and raise awareness of certain causes that oppresses the youth. With the hashtag #EndViolence, it is known that the male group has millions of fans around the world, and the UNICEF chief, Fore, has
extended her utmost gratitude to the help that the group shared with their organization. So nakakatuwa naman kasi hindi lamang entertainment kung hindi nagsusulong talaga ng mga advocacy at nakakatuwa kasi pinakikinggan siya ng buong mundo, ano, hindi lamang sa Korea, hindi lamang sa Asia. Alam natin mga Gen Z at mga millennials hook na hook talaga sa K-pop eh. Kaya nakakatuwa na nagsisilbi ito na bosses din, nag-amplify sila ng mga advocacy natin bilang mga kabataan. Yan yung using influence for social good. So maraming salamat BTS sa paggamit ng impluensya para sa advocacy. Okay. Alright, so sa show na to, syempre, bida ang kabataang Pilipino. Ngayong gabi, kilalanin na natin yung ating mga guests na tutulungan tayong himayin at imbestigahan tong issue natin on youth representation ngayon sa proclamation nga na impending ng Duterte Youth Party List. Dito lang yan sa Bidang Kabataan. Okay, siyempre po dito sa Bidang Kabataan, binibida natin ang mga kabataan na mayroong malaking impact sa ating sektor. Siyempre, dapat relevant ang kanilang mga ginagawa at dapat ito ay pinag-uusapan ng mga kabataan. Ngayong gabi, dalawang leader kabataan ang makakapanayam natin upang himayin ang topic patungkol nga sa youth representation at gayon na rin sa party list system. Ange, pakilala mo na ang una nating guest. Ang una nating bisita ay isang UNESCO Youth Peace Ambassador, a graduate of BS Mathematics. He finished his executive education in the Asian Institute of Management in Makati. Last October 29, he spoke at the United Nations Assembly in Geneva, Switzerland, where he made a presentation to the world leaders on how they can further deepen their involvement of their citizens in the impending SDGs. Isa rin siya sa mga leader kabataan na naghain ng petition sa Commission on Elections laban sa mga nominees ng Duterte Youth Party List noong 2019. Let's welcome! Masaya po kaming makasama ngayong gabi at makakwentuhan tungkol sa mainit na issue na to, si Mr. A.R. Angkos. Hi, A.R.! Hello, Jules. Hello, Ange. Good evening po sa lahat ng nanonood sa atin. Okay, maraming salamat. Siyempre, hindi ka lang mag-isa A.R. na makakasama natin ngayon dahil may isa pa tayong guest, siya ang kasalukuyang Deputy Secretary General for Education and Research ng National Union of Students of the Philippines o NUSP. Siya rin ang spokesperson ng Tulong Kabataan Network National. Siya rin ang dating chairperson ng Sandigan na Mag-aaral para sa Sambayanan o sa MASA PUP. Dati rin president ng PUP Societas Philosophiae at ang previously deputy grandmaster of the PUP School of Debaters. Let's welcome to Kilos Kabataan, Joshua Marshall. Joshua Marshall, magandang gabi sa'yo. Pagpalayang gabi sa ating lahat at sa mga kabataan na nanonood ngayong gabi. Okay, so AR and Joshua. Joshua or Marshall na tawag ko sa'yo? Marshall na lang. Marshall, okay. AR and Marshall. Okay, simulan natin yung tanong. Yung pinaka-basic muna. Ano nga ba ang pinaka-pakay nitong party list system? Sige, anyone sa inyo? Siguro kung sa NUSP man yan, yung tindig namin nito ay hindi talaga nagre-represent itong Duterte Youth para sa mga kabataan. Kasi ang una, ang siguro mandatory requirement para sa representation ay nasusulong niya yung mga campaigns and advocacies ng kabataan. Ang tanong natin, mapoprotektahan ba ng Duterte Youth ang kabataan laban sa mga sumusunod? Ito yung CSTC Bill, mandatory ROTC yan. Andiyan yung Free Educ Bill na kung saan may budget cut. At yung pagpababa pa ng criminal liability ng mga kabataan na sinusulong ngayon sa Kongreso. So yung mga sample ng mga ganitong campaigns, dapat yung party list or representation ng kabataan sa Kongreso ang number one na against doon dahil ito ay anti-kabataan. Kaya sa operations pa lang ng Duterte Youth, no, makikita natin na hindi siya for the youth talaga. Ikaw, AR. Sang simple lang naman eh, party list should give voice to the voiceless. And kung pangalan pala ng Duterte Youth, Duterte na agad eh, napakalaking bully pulpit na ang meron sa Duterte. So bakit pa kailangan bigyan pa ng voice yung isang tao na napakalawak na ng influence? Pag nagsalta nga, ilang oras, di ba? So ganun kasimple.
Maraming salamat, ano. Actually, maganda yung mga points na na-raise. Pero katulad nga nung nabanggit natin kanina, yung party list system, actually, Jules, innovation nga yan, bago yan dun sa ating 1987 Constitution. At very crucial yung dalawang lagi nating binabanggit, dinidikit na termino, na nandun mismo sa provision ng batas, yung marginalized and underrepresented, ano? At actually, very controversial nga yan kasi nitong mga nakaraang taon lang, nagkaroon ng mga amendments dyan via Supreme Court decision. Kasi dati, hindi ka pwedeng tumakbo kapag hindi ka part ng group. Sector, di ba? Pero ngayon, pwede na. Basta i-elect ka nung party list group na yon kahit na hindi ka naman part nung sector. So marami talagang mga issue na nagre-revolve around this party list system. Pero, ano, recognizing all those flaws and imperfections, ito ay isang napakalaking chance. Katulad nga ng nasabi ni Marshall, ano, at ni AR, para sana mabigyan ng mas malakas na boses yung mga marginalisadong sektor na hindi napakikinggan sa lipunan. So nakakalungkot na may mga ganito tayong kinakaharap, ano. So pero sa kasalukuyan, ano, katulad nung nabanggit natin, sa tingin nyo ba meron pa ring malaking significance, ano, yung party list system doon sa pagtunay na pagre-representa ng ating mga marginalized sectors and underrepresented, ano, given na ganito yung composition ng Congress natin. Marshall? Okay. Siguro, actually, ang sagot lang dyan ay oo, meron, nagkakaroon pa rin talaga at mahalaga pa rin ang party list system sa ating bansa. Kasi kung makikita natin, no, yung operations ng Congress at Senado, kahit nagpasa sila ng rice tarification law, ang mga genuine party list, kahit hindi nanalo mula sa hanay ng mga magsasaka, ng mga pesante, ay nagre-register ng kanilang sa, kampanya against dito, kunyari sa rice tarification law. Kung sa hanay naman ng mga kabataan, nakikita natin yung intense na paglaban sa mandatory ROTC ng February prior the pandemic. At pinalitan pa to ng Kongreso ng CSTC para lang malayo sa controversial na pangalan ng ROTC. So sa suma total, yung mga party list na to, kahit hindi sila yung majority sa Kongreso, yung mga vulnerable individuals na to, ay nagkakaroon sila ng means to expose kung ano ba talaga yung interests na namamalagi sa loob ng Kongreso. And it's very important, especially sa spirit of democracy. Dahil kung mawawala ang mga party list na ito, yung mga majority opinions na lang yung mamamalagi at wala nang magre-represent sa mga ito. Kumbaga, hindi na siya, wala nang connection between the people on the ground, no? Kasi ang party list system na to, siya yung naglilink sa tao at sa proseso sa parliamentary, sa mga sa parliamentary system na meron tayo. Thank you, Marshall. How about si AR? Tingin mo ba, AR, may silbi pa yung party list system sa politika natin ngayon? Laki naman niwala ko personally na may silbi pa siya. Sinabi nga ni Mr. Joshua yung mga tangible examples. Ang tingin ko lang kasi sa party list system, it's a tool to give representation to the marginalized. At the same time, if it's a tool, pwede rin siya ma-abuse. Yeah. Ang problem lang is yung mga tao na dapat na bibigyan ng safeguards to prevent any abuses, sila din yung unang-unang nag-a-abuse ng party list system para paramihin yung unang boto nila sa Kongreso, pangalawa yung pork barrel ng pamilya nila. Mm-hmm. So, siguro marami na kakilalang ganun. Yes, so, dapat yun, mag-focus tayo sa ano, paglagay ng safeguard. Hindi masama ang party list system. Masama lang ito kasi ina-abuse ito ng mga masasamang tao, masasamang politiko. Right. Okay, so more on ano, no, talagang reforming the system kasi may use din naman talaga siya to serve as a bridge, no, to the voiceless sectors. And maganda 'yung sinabi mo, AR, na na-abuse nga 'yung sistema para ma-prolong din kapag tapos na, let's say, 'yung 3-year term nila sa isang distrito, bigla silang magiging representante ng isang party list para lang tuloy-tuloy. At tama 'yan. Yung pork barrel, nako, baka yan din naman talaga yung pinag-aawayan. Sana, di ba, in the best interest sana sa tao, sana yung welfare, yung inaalala nila, pero we're not sure kung pork barrel din. Anyway, okay, so now let's proceed, zero in tayo sa Duterte Youth mismo. Ito yung Duterte Youth, ano pala siya, no? Acronym siya. So, ibig sabihin ng Duterte Youth,
duty to energize, o, diba? The Republic through the enlightenment of the youth. Yan palang ibig sabihin ng Duterte Youth. Isa sa youth sectoral party list na pinangungunahan nga ni Ronald Cartema. Ang question natin dito, pasok nga ba sila sa kwalifikasyon para maging isang party list? At na isingit na rin natin, marginalized nga ba ang Duterte Youth party list? Marshall, AR? Si Joshua muna. Sige, ako na muna. Kasi ang story talaga behind doon sa petition sa Duterte Youth, yung nalaman namin mga, syempre, May pa lang, may mga lumabas na after, right after elections, nung magkaroon ng possible seat yung Duterte Youth sa Congress kasi nakakausal lang enough votes, nag-ano na agad, nalaman namin na nag-file na ng petition para mag-withdraw yung mga nominees ng Duterte Youth to give way para kay Ronald Cardema na maging first nominee. Mm-hmm. Tapos ang sinait na reason nung particularly ni Duzel Cardema na nung timeline ay number one nominee ng Duterte Youth is may mga personal incapacities siya. Tapos yung tinanong nung nagkaroon kami ng hearing, medyo inexpound ito ni Ronald Cardema na tinanong siya ni Commissioner Guanzon. Ano yung mga personal incapacities ni Duzel? Sabi ni Ronald Cardema, ano po yun ma'am? Natatakot siya makipagdebate sa Kongreso laban sa mga NPA youth or mga ano mga leftist interests. Tapos yun yung sinabing ano, tingin yung records ng Comelec hearing, yun yung mga sinabing words ni Ronald Cardema. Tapos tuloy-tuloy ng hearing and then na-determine ng Comelec na hindi nga qualified si Ronald Cardema as a substitute kasi hindi siya youth. Tapos ang bagong argument na nilabas nila through his lawyer, which is yung lawyer din na Bongbong Marcos, ay dapat qualified siya kasi hindi naman youth talaga ang i-represent ng Duterte Youth, kundi mga young professionals. Pag nireview naman natin yung mga dokumento na pinasal sa Comelec ng Duterte Youth, wala kang makikita ang wording na nire-represent nila yung young professionals, puro kabataan against leftist movements. Laging yun yung sinasabi nila. So, hindi nila lang po-prove yun. So ngayon, nag-determine ng Comelec na hindi tamang representante ng kabataan si Ronald Cardema kasi mayroong special clause doon sa party list law natin na dapat if ever na youth representation ang gagawin sa party list, dapat within ages 25 to 30 years old lamang ang pwedeng umupo na representante natin ng kabataan. So nadali si Cardema doon. So nung na-determine ng Comelec yun, nag-motion naman si Cardema na i-withdraw na niya yung ano represent yung petition niya to ano na i-substitute yung asawa niya. Tapos ngayon naman si Duzel, nag-petition na siya na ulit ang first nominee. So makita natin na doon pa lang sa mga movements na yon, parang they are making a mockery of the election process na, which is ano grounds for cancellation of the registration na, di ba? At ang magandang part pa doon nung siguro September, yung September hearing namin, tinanong directly ni Commissioner Guanzon si Cardema during the en-banc meeting ng hearing ng Comelec. Sabi ni Commissioner Guanzon, ano ang nangyari? What makes your formerly incompetent wife suddenly competent? Ang sinagot lang ni Cardema, binabaan daw nila yung standards in terms of the representation of the 30th, kaya naging qualified na yung asawa niya. So makita mo yung ganung klaseng reasoning, yun ba yung gusto na ng kabataan na klaseng youth leader or hindi na nga youth eh, na mag-represent sa atin? At ang question dito, sino ba talaga nirepresent nila? Hindi nga nila alam kung youth ba talaga o young professionals o si Duterte mismo yung nirepresent nila. And nakita naman natin, historically, ang ginagawa ng Duterte Youth is just a mouthpiece of the administration para tirahin yung mga progressive movements ng mga kabataan para i-disqualify yung narrative na very important na pinapromote ng kabataan kasi nakita nila na mahirap kumbinsihin, especially ng current propaganda system nila, yung mga kabataan. At very important din na mapaupo nila ang Duterte Youth sa Congress para meron silang attack dog para sa mga kabataan. So okay. Basically, ganun ang story. Okay. Thank you, AR. Ikaw naman, Marshall. Sa amin naman, sa NUSP, at sa ibang mga progresibong organisasyon din, nagkakaisa tayo na ang sektor ng kabataan ay isa sa mga vulnerable sector nga, di ba, ng lipunan. Paano siya napagsasamantalahan under the current system. Kaya dapat,
ang magre-represent dito ay number one, galing nga sa kabataan, at pangalawa, ino-acknowledge yung fact na to. Kaya yung party list dapat ng mga kabataan ay unang-una nag-acknowledge that there are glass ceiling para sa mga kabataan na kailangan natin i-break. At kailangan natin i-challenge yung system na sa nanganganak pa ng mas maraming mahihirap na kabataan na walang access sa education, sa basic social services like health, etc. So, which leads me sa point na yung Duterte youth, kahit magpalit sila ng 25-year-old dyan na, na representante or number one nominee nila, ay hindi nila makukuha yung purpose talaga ng isang youth party list dahil dun sa mga sinasabi natin. I-acknowledge natin yung sinabi ni AR na mouthpiece sila ngayon ng current administration, but more than that, pinapakawala nila at ibebenta nila ang mga crucial na laban ng mga kabataan sa Kongreso at sa policies na may implement on the ground. Well, what do we mean by this? Kung makikita natin yung allies ni Duterte sa Congress nahatulan na natin siya ng rubber stamp, even if hindi pa sabihin ni Alan Peter Cayetano kanina, no? Nung sa usapin ng SUC budget cut ngayon, para kung hindi nagko-contest ngayon yung youth representation ngayon sa Kongreso, madali na lang mapirmahan yung ilang SUCs na malaki ang budget cut, and at the same time located sila sa mga lugar na mas nangangailangan ngayon ng support sa ligtas na balik eskwela. Andiyan din nung February yung minadalian na nila sa third reading itong mandatory CSTC bill na kung saan gagawa ng military training ang mga kabataan sa high school. So, ang purpose lang naman ng Duterte youth na to ay palabnawin yung strong stance ng mga kabataan pagmukain na go with the trend lang ang mga kabataan sa pinapas na policies sa Congress. At very crucial siya dahil isang hamon ito sa mga kabataan. Kasi dahil nga gamit ng Duterte youth din, no, yung mga machineries na kaya nilang makuha, money, airtimes na binibigay sa kanila, ang nangyayari mahatak yung mga walang access, no, madali na lang silang mahatak ng opinion na tinatry i-shape ng Duterte youth. Kaya sa mga kabataan ngayon at youth leaders, no, isang hamon sa ating lahat. Kung ikaw tatanungin, payag ka bang irepresenta ni Ronald Gardema o ng kanyang asawa? At higit sa lahat, payag ka ba na ang mga polisiya sa Kongreso ang mag-push forward nito para sa mga kabataan ay ang nagngangalang Duterte youth? So, yun lang. Maraming salamat, Marshall. Ano, maraming mga salient points na nabanggit si Marshall hinggil dito sa issue ng Duterte Youth Party List. At nabanggit niya nga si Ronald Gardema mismo, ano, yung pinakamuka, 'di ba, nitong party list na binabatikos mula pa noong nakaraang eleksyon. Si Ronald Gian Carlo Gardema na nagre-represent ng Duterte Youth, ano, ay isang 34-year-old dismissed PMA cadet, chair din ng Kabataan for Bongbong Movement. Nang hindi siya nanalo, bumalik bilang isang commissioner ng National Youth Commission na dati niyang pinagsilbihan bilang chairman. Una, sa edad pa lang, lusot ba siya sa kwalifikasyon? Kanina nabanggit natin na the Supreme Court made a decision in the previous year saying na hindi na kailangan na member ng sector yung nominee, ano, yung magre-represent doon sa party list. Pero there's an exception to this, ano, hindi kasama dito yung youth representation, kasi malinaw na sinasabi ng batas na kapag ka youth representative ka, dapat hanggang doon ka lang sa youth age o hanggang 30 years old, ano. At sobra-sobrang lagpas dyan si Ronald Gardema na 34 years old na. At nabanggit nga natin na dati siyang chair ng NYC na
kumakaharap din sa napakaraming issue, nandiyan yung issue ng overspending, 'di ba? Kaya hindi talaga mahirap i-link eh. hindi nakapagtataka kung yung mga kabataan ngayon sinasabi na pwedeng nagamit 'yan sa as campaign funds o nagamit sa kung ano-ano pa, kasi napakarami ring travels abroad ni Ronald Cardema noong sa panahon ng panunungkulan niya sa NYC. So, 'yan yung nakakalungkot na katotohanan behind this representation nitong Duterte Youth Party List na pinipilit nilang ma-achieve, ano. So, siguro dahil nabanggit natin yung NYC, 'di ba? Nabanggit din natin yung mga corruption issues regarding it. May mga maidadagdag pa ba bukod dun sa mga napag-usapan natin si Marshall tsaka si AR? Kasi tingin natin, ano ba yung papel ni Ronald Cardema ngayon sa politika natin? Ano? Kasi bukod sa pagiging Duterte Youth Representative, siya rin ay mga inaanak, di ba? Mga ninong at ninang niya, ang napakaraming mga political personality, ano? Si mga Marcos, ganyan. So, anong tingin natin dito sa ganitong klase ng personalidad sa politika natin ngayon? CAR. Dagdag ko lang sa sinabi ni Ange kanina na overage si Cardema. Hindi lang si Cardema yung nominee nila na overage. Actually, tatlo yung nominee sila is overage. Tapos, dagdag na rin natin para for the, ano na rin, basis na rin. Nagkaroon, kaya sinabi namin na nagkaroon ng material misrepresentation yung Duterte Youth kasi they signed a document under oath na sila ay qualified. And based doon sa ruling ng COMELEC na hindi sila qualified because nga doon sa age limit, ibig sabihin, COMELEC na mismo nag-affirm na nagkaroon ng material misrepresentation ang Duterte Youth Part List and dapat grounds na yan para i-disqualify. And the best part pa, hindi pa nga yun yung best part, ang best part pa, based doon sa election code natin, para ma-register ang part list, kailangan ng dalawang bagay. One is ma-publish ang petition ng organization to at least two newspapers. Pangalawa is hold a public hearing on the application para kung may mga questions doon sa party list or applying to be a party list organization na yon ay madinig agad ng COMELEC. Hindi nangyari yung dalawa na yon. And if ever na magkaroon sila ng seat sa Congress ngayon, sila ang first ever party list na magkakaroon ng upuan sa Kongreso at mabibigyan ng pork barrel na hindi dumaan sa proseso na to. So it will also be historical in a bad way. So ganun dapat ang tingin, ang isipin ng mga kabataan at ng sumbay ng Pilipino na rin. Ganito ba kabaster raising system ng party list at ia-allow pa ba natin ito? And in terms of this is a bigger issue more than Cardema, more than the Duterte Youth Party List, more than the youth representation. It's actually makita natin yung dynamics na ngayon. Kasi alam ng, for sure, may data na ang Duterte administration na napakarami ng kabataan ngayon. At marami yung kabataan ngayon ang pwede nang bumoto. At marami rin yung kabataan ngayon ang pwede nang bumoto pero hindi pa registered. Kaya ngayon, napapansin nyo, simula pa mga 3 months ago, sinisira nila yung narrative ng kabataan. Kapag membro ka ng kabataan tapos against ka sa administration, ang sasabihin sa iyo, isa kang NPA. Kapag member ka ng kabataan tapos may sinabi kang taliwas doon sa gusto ng administrasyon, sasabihin toxic woke ka. In many sense, may tumatama, may mga, pero karamihan, nakikita natin na it's a organized propaganda para sirain yung narrative ng kabataan. Tapos, pansin natin na yung IATF mismo nag-recommend na i-defer yung registration. So, ano ang question doon, bakit? Bakit i-defer ang registration samantalang pinapayagan yung mga tao na pumunta ng Manila Bay at magsiksikan doon para kumuha ng picture ng dolomite sand na may mercury content? So, it's a question of politics din. Kaya bang mag-survive ng Duterte administration kung sino mang i-appoint ni Duterte kung majority sa kabataan ay mag-register at boboto? So this is the issue bigger than the party list itself. This is the issue of the future of our country, which is yung kabataan. Sino ang gusto nating maging representative ng kabataan? Sino ang gusto nating magsalita para sa mga kabataan? So this is really big and dapat maging platform rin ito ng kabataan para magtawag ng mga policies na magkakaroon ng positive effect sa atin and sa future natin. All right. Okay, so now let's proceed to the moving forward, no. So
we have a coalition right now, no, of almost 100 youth organizations. Mm-hmm. Tapos meron kayong inilabas na isang unity statement. At merong parte doon na sinabi nyo na the Duterte youth doesn't represent the real youth. So this is a really strong statement. So paano ba yung naging proseso nyo to unify these groups? And para sa mga interesadong mga kabataan at mga youth organizations ngayon, paano sila pwedeng makibahagi dito sa unity statement? Marshall? Yeah, kahapon nagkaroon ng webinar regarding dito sa Duterte youth, no? At nilahukan siya ng iba't ibang mga leader estudyante from different organizations sa buong Pilipinas. Nakakuha tayo ng 120 plus signatories from different organizations at nilarga siya from student councils to local organizations sa mga barangays, sa mga komunidad. At hinihikayat natin yung iba't iba pang mga organizations, school publications, student councils, unions, federations, na sumali at makilahok sa ating kampanya na Block Duterte Youth. Dahil ang initiative na ito ay isang crucial point, no, na dahil kapag hinayaan natin na makaupo at mapayagan natin yung mga kabastusan ng Duterte Youth sa proseso ng eleksyon, mauulit at mauulit to. At isang responsibilidad nating mga kabataan, kahit anumang organisasyon mo, mapa-academic man yan or political organization, isa lang ang kahantungan yan. Ano ang ginawa natin sa mga panahon na tayo ay niloloko? At ang dapat magandang sagot sa ikukwento natin sa susunod na henerasyon or mga susunod na members ng organization natin, isa ang organization natin sa unang lumaban, isa ang organization natin sa lumahok kontra sa pag-upo ng isang hindi legitimate at nanlulokong party list na Duterte Youth. Siguro mula sa 120 organizations, no, mula sa Pilipinas, isa lang ang gusto naming linawin. Hindi lang to issue kay Cardema at sa kanyang pamilya. Ang laban sa Duterte Youth ay ang stand natin kahit sino pang 25 years old or pasok sa youth bracket, no, na paupuin nila dyan. Pero kung ang nature ng party list na ito ay maging rubber stamp lamang sa Kongreso at i-echo lamang ang tinatatakan na natin na pasistang rehimen dahil andito na tayo sa pagpasa nila ng anti-terror law, isa lang yung masasabi natin dyan, hindi kayo pwedeng mag-represent ng kabataan dahil ang tunay na representante at boses ng kabataan sa Kongreso ay ang unang dapat lalaban sa traidor, corrupt, pahirap at pasistang diktatura ng isang berdugo na pangulo. At hindi tayo papayag, no, na tayo lamang ay magawan ng manakawan ng boses sa Kongreso. Kaya po hinihikayat natin ng lahat na sumali sa statement at isa rin sumali sa pag-kontra, no, sa plano nila na i-cancel yung registration ng voters na ano, no, sa mga kabataan. Ayun lang, maraming salamat. Okay. Maraming salamat, Joshua Marshall at kay AR Angkos at Ange, no, talaga napalalim natin comprehensively itong usapin natin patungkol dito sa party list system, specifically on the Duterte Youth. Maraming salamat muli, AR Angkos at Joshua Marshall. Okay. Thank you. Ingat kayo. Okay, Ange, very quick takeaway mo dito sa interview natin. Quick takeaway, maganda yung sinabi dun sa statement nila na ito ay statement ng real youth, ano, may qualifier na tunay na kabataang Pilipino, 'di ba? Hindi yung mga nakikita natin sa litrato na mga nagje-General Assembly na Duterte youth na parang hindi naman natin ka-sector, ano, hindi natin ka-age, ano, pero youth at heart daw.
them, youth at heart. Ayan, ang daming palusot, ano, ang daming pagbabaluktot sa batas, ang daming pag-ikot doon sa mga qualifications at requirements. Paano ba katawanin yung mga kabataan sa Kongreso? Pero at the end of the day, maganda yung sinabi ni Marshall, ano, na magkakaroon ng totoong boses yung kabataan sa decision making at doon sa mga hinahangad nating mga fundamental changes sa lipunan kung tayo ay maninindigan para doon sa ating mga karapatan, di ba? At hindi tayo magbabandera ng isang political name lamang, di ba? At hindi tayo makikilahok doon sa agawan sa kapangyarihan, ano? Kung hindi, mga genuine talaga na mga demands at mga genuine na interest ng youth yung isusulong natin. Ang dagdag ko lang din, ano, 20% ng Congress, yan dapat yung allotted sa party lists as mandated by the Party List Act. 20%. So kung meron tayong 350 na congressmen, dapat nasa around 70 yan, ano. Pero nakakalungkot kasi the previous elections, I think around 15 party list ang nalaglag. Mm-hmm. At itong mga party list na to, ito pa yung talagang mga nagre-represent ng mga marginalized mga na sector at meron talagang mga advokasya at napalitan nga nitong mga nagsisulputan, parang kabute, ano, na kung saan-saan nang galing ng mga party list system kasabay ng Duterte party lists, ano, kasabay ng Duterte administration. So yan siguro yung mga kailangan nating maging vigilant talaga tayo, right. Maging critical lalo na parating na naman yung 2022 elections. So isang malaking challenge para sa mga kabataan, no, na kahit na sinasabi nga natin ay mga kabataan, ano yan eh, hindi mo na wala ka naman talagang masasabing youth vote, 'di ba? Kasi tayo ay nanggaling sa iba't ibang background, maraming mga influence, iba-ibang ganyan. Lens, oo, tama, iba-ibang lens, ganyan. Pero sa tingin ko, yung magiging isang point of unity talaga natin dito ay yung pare-pareho nating interest, ano, right, sa karapatang pantao. Diba? At sa pagbabalik ng tunay na demokrasya sa bansa. Okay, bibitinin ko muna yung takeaway ko kasi I assume na medyo karugtong ng takeaway ko yung magiging content ng ating susunod na segment. Kasi para sa ating next segment, syempre ano nga ba ang featured ambag ng kabataan ngayong gabi? Syempre dito binibida naman natin ang mga grupo at ang kanilang mga initiatives para sa mga kabataan. Meron tayong segment host na bida sa segment na ito. Walang iba kundi si Gabby Sarangaya. Dito lamang yan sa Kilos na. Hello there, Kilos Kabataan. Ako nga pala ang inyong kaibigan na si Gabby at welcome sa segment na nagsasabing kabataan. Kaisa tayo sa pagbubuo ng mas maayos na lipunan. Kaya, Kilos na. Nahihig natin sa talakay kung gaano ka-importante na maging vigilant at critical tayong mga kabataan, lalo na sa mga taong naghahangad na kumatawan sa ating sektor sa loob ng pamahalaan. Kaya naman ngayong gabi sa Kilos na, makakasama natin ang isang voters education advocate na nagsusulong ng hashtag 40mStrong at hashtag mas marami tayo para sa mga kabataang botante. She is a writer, actress, entrepreneur, LGBTQIA+ community advocate, and of course, Miss Trans Global 2020. Magandang gabi, Miss Mela Habijan, at welcome sa Kilos Kabataan. Hello, Miss Mela. Magandang gabi rin naman sa iyo, Gab, at magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayong gabi. Ang ganda-ganda ng usapan kanina. Nakikinig ako at pinakikinggan ko ang mga opinion ninyong mga kabataan because technically, I'm no longer part of this sector. I'm 33. I'm a year younger than Cardenas. So, nasaktan ako na sinasabi lang hindi na ako miyembro ng kabataan. But still, I do care for the youth because I am once a member of this community, of this sector rather. And being able to care for them will always mean that there's a future that lies ahead of us. At mahalaga yung aspeto ng bukas. Mahalaga yung aspeto ng kinabukasan. Mahalaga yung aspeto ng kabataan para sa kinabukasan. Kasi dito yung nagsasabi na kaya nating baguhin. There's always a future that we can change through the present.
Ayun nga, mula sa ating talakayan kanina, nabanggit mo nga, ano ba itong opinion mo kung dito sa youth representation ng Duterte Youth sa Congress? At ano sa tingin mo ang hamon na dala nito para sa mga kabataan ngayon? Alam mo, tama yung mga tanong na inihain kanina. Una, karapat-dapat ba silang tawaging isang youth party list group? Because as far as we are concerned, ano nga ba ang sinusulong ng kanilang party list? Ano ba ang kanilang nirepresent? I am coming from the sector of the LGBTQ plus community, which has been longing for representation in the Congress. Yet we haven't had that kind of representation that these Duterte youth party list group was able to achieve in a matter of what? 2 years? 1 year? I don't know. Because I haven't known them, di ba? Parang, ano bang sektor ang kanilang nirepresent? Fine, it's the youth sector. Pero tama na naman yung pinapost na nakatanungan kanina. Totoo nga bang refleksyon at representasyon itong mga ito ng kabataan? At ito yung dapat nating tuligsain, usisain, kilatisin. Kasi I think the power will always come from the people being quote-unquote represented by the youth. And looking back, looking through the history, sino ba ang bumoto sa Duterte Youth Party List? Sino ba ang nagtulak? Because definitely, wala ka namang data na magpapresent sa ating lahat na nagsasabing ang lahat ng mga kabataan ay bumoto sa Duterte Youth Party List. For all we know, their alliances will always be from the sector of the 40-year-old, the 39-year-old, the 35-year-old, but asking the people from the youth sector, that we're not sure, because technically data will always tell us that there is a shortage of voters in the 2019 elections, and we have to scrutinize that point in which sino ba talaga ang bumoto pagdating dito. Diba? So, yun lang, maraming ka-question. Of course, na-bring up na din ni AR kanina. Ang ganda nung parang even the frontliner, 'di ba, ka-question na. Kung yung mismong mukhang inihaharap ng Duterte Youth Party List ka-question na. Eh ano pa yung kaluluwa ng party list itself? So, yun yung usisain, yun yung tuligsain. At sana, yung mga kabataan na nakikinig sa atin ngayon, if you are 18, if you are soon to be a voter, it's time for you to elevate the discourse by exercising your right as a human being to communicate, to ask questions, to be critical. I want you to be critical thinkers because that's important. Dahil maraming naloloko pag hindi ka critical thinker. Kung sa pag-ibig nga lang, naloloko na tayo. Dahil masyado tayong nabubulag ng konsepto at konteksto ng kilig na wala namang masama. Pero bahagi kasi yan ng pagkatuto nating lahat. Ayan, parang ang dami-dami ko itutweet mamaya. Malaman ang mga sinabi ni Ms. Mela. Grabe feel ko para tayo nasa Q&A portion. So, candidate number one. Sabi ko nga kanina, Gab, will I be in the shoes of a beauty pageant contestant again? Because I just won a pageant. At ito na naman tayo. You're asking me questions that definitely tackle today's issues. And I'd like to believe that beauty queens are now a strong force to be reckoned with in terms of dealing with social issues. Kung titignan mo ang representations ngayon ng pageant queens, they're very much into advocacy. They're very much into standing up for what we think is right. Zozie Beanie, the current Miss Universe, for example, talks about women as leaders, talks about the new definition of beautiful. And that's something that we should carry within ourselves to elevate the discussion and conversations. So, Ms. Mela, nasa iyo na nga talaga ang corona. Pero here's another question for you. Siyempre, nanalo ka na. So, tanungin pa natin ikaw. So, tingin mo, paano natin maiengganyo ang mga kabataan na magparehistro, bumoto, at gumawa ng mga informed decisions sa darating na halalan? Siguro mahalagang tignan natin yung 18 years old. Di ba pag sinasabi sa atin na, oy, 18 ka na, ibig sabihin, you are of legal age. Di ba? Bagamat hindi natin sinasabi na pwede mong gawin lahat, di ba? Ito yung pagsisimula na kung saan you are starting to create your identity. You are starting to own your life. You're starting to maneuver your life in a sense na, this is where I want to bring my life. At part nun is decision making. At definitely, ang pagboto ay isang paraan upang ma-attest at ma-affirm mo ang iyong pagiging isang tao, because this is a decision-making process.
desisyon mo. Ibig sabihin, ito ay, kumbaga, karapatan, higit sa lahat, responsibilidad, at higit sa lahat, ito yung nagpapatao sa'yo. When you are ready to decide for your own, that means you are entering the life of a mature being. You are starting to be mature because you are taking control of your life. And not only that, not only are you taking control of your life when you vote, when you register to vote, when you guard your vote, most especially, but you are relating that duty and responsibility as an individual in relation to your society. Ibig sabihin nun, bawat desisyon na gagawin mo ay makaka-apekto sa iyong sarili at sa iba. So ibig sabihin, part pala ng sense of maturity and sense of decision making will always be an impact for nation building. Ibig sabihin, pag ikaw ay bumoto, may karapatan kang magreklamo. May karapatan kang singilin ang mga dapat singilin. Dahil yes, itong mga ito ay nakaambag sa iyong terms and conditions as a voter. Diba? Kung ba, may karapatan kang tuligsain. Nangako ka, dapat mong, ito yung checklist na sinabi mo, plataforma na sinabi mo, haharapin natin yan. Kaya nga, it's very important na ang tao, whether or not siya ay bata, siya ay in the twilight of his, her, their years, mahalaga na laging bumabalik sa desisyon at yung desisyon na yon ay laging tinitignan ng responsibilidad, tinitignan ng kung paano ba ito nakaapekto sa sarili at sa lipunan. At yon, your vote will always be your decision. Your vote will always affect you. Your vote will always affect the society. And your vote will always affect your future. Yes, speaking of vote nga, diba po you are from We the Youth Vote? So, yes. Sino ba itong tinatawag nilang We the Youth Vote? Ipakilala nyo naman po sa ating mga manunod nito natin ngayon. At ano ba ang ibig sabihin nitong hashtag 40mStrong at hashtag mas marami tayo? Ang ganda ng tanong mo, Gab, kasi naging controversial yan nung simula namin ilabas ang hashtag 40MillionStrong, hashtag mas marami tayo. Ang We the Youth Vote po ay isang komunidad. Komunidad ng mga millennial at mga Gen Z na ang tanging adhikain ay magsama-sama sa darating na 2022 at magkaisa upang palakasin ang ating sektor at sabihin sa lahat na ang boto natin ay hindi lang isa. Pag pinagsama-sama mo tayong lahat, tinatayang 40 million ang populasyon ayon sa Philippine Statistics Authority ng Gen Z at millennial voters aged 18 to 39 years old. We repeat, the population according to PSA, Philippine Statistics Authority, of individuals, Filipino individuals from 18 to 39, ibig sabihin yan ng Generation Z at yan ng millennials, will be 40 million. Okay? So isipin mo na lang, napaka-massive ng populasyon ng 18 to 39 year old. So pag yan ay pag pinagsama-sama mo, definitely sa lahat amongst the sectors, the voting sectors, in terms of age, tayo ang pinakamarami. Mas marami tayo. Kaya kung tayong lahat ay boboto, 40 million tayong lahat, ang laki ng impact na magagawa natin. Magiging part tayo ng nation building, magiging part tayo ng kasaysayan, at magiging part tayo ng pagbuo ng panibago at mas maliwanag na lipunan. And that's very exciting. Now on our end, on We the Youth Vote, we are a non-partisan community. Hindi po kami organization, we are a community comprised of people from different sectors. Meron po tayong mga nasa media, meron tayong nasa mga celebrities, social media, influencers, meron tayong mga marketing professionals, meron tayong nasa iba't ibang sektor ng lipunan at across all ages yan. Ang pinakabata natin ay perhaps mga nasa 17, okay? At ang pinakamatanda natin so far ay mga nasa 36, 37. At ang ganda, kasi itong We the Youth Vote, ako for example, I'm 33. Pero yung heads namin dito, Gen Z. So this is run by Generation Z because we believe that kayo yung tagapagmana, ikaw, si Gab, si Jules, si Angelica, kayo yung magmamana nito at sana ay maipasa. Diba? Kasi hindi na nga kami kabataan technically. I'm no longer part of the youth.
But I was able to assess and think of my future because I underwent those years being a teenager, being a young adult, diba? Whoever I am now is a result of my youth. Kaya I owe it. I am paying it forward. Kaya napakahalaga na ngayon pa lang pagsamasamahin natin ang pwersang ito. Kasi tandaan nung 2019, napakalaking bilang, 10 million youth voter eligible, 10 million eligible youth voters missed their opportunity to exercise their right and responsibility. So ngayon, na meron tayong panahon, we have to claim it and we have to reclaim the power that is being taken away from us. Diba ngayon, napakalakas ng call to postpone the national elections. And I am angry. I'm very, very angry with the sense that they're trying to control and limit something that is really meant for us. And that is voting. And we shouldn't allow that. At paano natin yun mapapalakas? Kung magpapa-register ka. Diba? Register at kung boboto ka. Oo, meron tayong isang taon. Okay? Meron tayong hanggang September 2022. Ginagawa nilang panakot ang pandemic. Diba? You can always be safe and you can always follow. Diba? Diba parang kung talagang may pagmamahal tayo para sa ating katawan at may pagmamahal tayo para sa ating bayan at may pagmamahal tayo para sa ating kinabukasan, huwag nating hayaan na gawin nilang at isangkala nila ang pandemyang ito para ipagkait sa atin ang tunay na kalayaan para sa ating bansa. Ayan. Thank you so much, Ms. Mela. Thank you sa iyong mensahe. And, actually, 40 million. And katulad nga ng sinasabi natin, sobrang dami na nung 40 million na yon, na talagang yung influence nun para sa susunod na leader kung sino yung mananalo, talagang sobrang laki. And ayan, 40 million. Ano ba yung, katulad sa pageant, di ba usually meron tayong mga final message. Yes. Ano yung final message mo dyan sa 40 million youth na yan? Sige, bigyan natin ng final message. Para natin sila, ma-push natin silang magparehistro, bumoto at makilaho. Well, to the 40 million Gen Z and millennial eligible voters, you are powerful. When you start doubting yourself, you start doubting your power. When you start doubting yourself, you start doubting the future that you have. When you start doubting yourself, you begin to feel that you're small, that you have no voice. But no, you always carry with you that power and you have to release and unleash that. Kasi yung kapangyarihan yan ang nagiging kasangkapan natin para magsalita, para maging mabuti, para magmahal, para magpabago ng ibang tao, para magpabago ng lipunan, para maging kasangkapan na maging mabuti rin ang lipunang ating ginagalawan. You will always ask yourself, what can I do? Well, you can always do something. Be part of nation building. Kasi ang nation building naman ay hindi lang pang isang tao. Ito ay pang grupo. Nation nga eh. Nation always comes from the root word. It will always be rooted from a population of people who desire one thing. The best for their country. And I hope you begin to realize that. Now that we are experiencing this health-turned economic crisis, I hope you'll always turn it to yourself because you owe it to yourself that you deserve something good. That you deserve better and you deserve the best of the Philippines. Begin it with you. Register, re-register if you are deactivated. Go. Let's educate each other. Simulan nating tanungin ang isa't isa, sino nga ba ang karapat-dapat maging leader? Bakit siya ang karapat-dapat na maging leader? Ano ba ang magiging bunga niya kung siya ang pipiliin nating leader? And eventually by 2022, let's see each other at the polls. At let's vote. And after that, magsama-sama ulit tayo. Let's guard the votes that we casted because that's the responsibility of every human being. That's the responsibility of every Filipino. You are powerful. Use that.
Ayan, thank you ulit, Miss Trans Global 2020, Mela Habidjan. Nag-enjoy po ako. Totoo nga na mahalaga na mamulat tayong mga kabataan, maging kritikal at huwag hayaan ang mga taong nagnanais na gamitin tayo para sa mga personal nilang hangarin. Maging maalam sa ating mga karapatan, bumoto at mag-participate sa iba pang uri ng democratic process. Ngunit sa lahat ng yan, tandaan din natin na hindi natatapos ang lahat sa pagboto. Ang pagkamit ng mas maayos na lipunan ay bunga ng patuloy na pakikipag. Kilahok. Kung kayo ay bahagi rin ng mga organisasyon na may programa o inisyatibo tulad ng sa We The Youth Vote, i-comment sa aming comment section ang mga contact details ng inyong organizations. Magtalakayan tayo dahil kabataan kaysa tayo sa pagbubuo ng mas maayos na lipunan. Kaya, kilos na! Muli ako ang inyong kaibigan na si Gabby. Follow me on Twitter and Instagram at GabrielleSRNGY. Back to you, Jules and Ange! Hello? Okay, ayan. Maraming salamat muli kay Gabby at syempre maraming salamat kay Miss Mela. Napakahusay ni Miss Mela, no? Para tayong nag-crown ng Miss Kilos Kabataan ngayong gabi. Napakahusay. Ayan, so very quick takeaway ko dito sa ating episode, Ange, no? Mabalik tayo dun sa party list. Siguro at this moment, para sa ibang mga voters natin, kung hindi nyo pa nakikita kung anong party list talaga yung pwedeng rumipresenta sa mga pinaniniwalaan mo, sa mga advokasya mo, let this be the chance to use your empathy. Diba? You only need to empathize para doon sa mga grupo na underrepresented, para doon sa mga marginalized, and they need the voice. Diba? Kailangan nila ng magiging boses sa kamera para merong re-representa sa kanila sa bawat batas na nililikha ng ating Kongreso. And as a voter, syempre pumapasok na rin dito yung voter education. We're not saying kung sino particular na personalidad yung dapat mong iboto. It's more on elevating the discourse. Diba? Kung number one, sino ba yung isang ideal voter? Anong klaseng mindset yung meron ng isang botante? Okay? At syempre, kailangan din natin isipin anong klaseng leader yung karapat dapat para sa ating bansa. Hindi beyond being a fan of any personality, let's always think kung ano yung para sa common good ng ating bansa. Let's learn from the past, di ba? This 2022, let's try to change this narrative and try to empower everyone kung gaano kalakas yung ating sector. But beyond realizing on how empowered our generation is, we also need to reach out to other generations. Dahil after all, it's a collective effort, di ba? Collective action tayo lagi dito. Hindi natin hinahati yung mga sarili natin na kami to, kayo yan, tayong lahat dapat, at dapat kapag tayo ay nakipag-ugnayan, let's try to be kind, okay? Kasi gusto natin makipag hamig, di ba? Gusto natin mas united yung actions natin, so let's try to be kind when we are engaging. Ange? Maraming salamat, Jules. Very inspiring si Miss Mela, no? Nakakahawa yung confidence niya. Mm-hmm. Nakakahawa yung takot. Nakakatakot ang daming nangyayaring mga human rights violations, extrajudicial killings. Pero hindi lang pala takot yung nakakahawa. Nakakahawa din yung tapang. Ano? Kaya thank you so much, Miss Mela. So ibinahagi niyo po sa amin. At gusto ko rin yung sinabi mo, Jules, ano, na it's time to that we look also in introspect, ano, tumingin din tayo sa sarili natin. Lagi nating hinahanap yung kailangan natin, yung deserve natin sa paligid natin. Pero ano ba yung kailangan muna na taglayin natin? Ano ba yung dapat na characteristic ng isang voter, ng isang mamamayang Pilipino, 'di ba? Ano ba yung ideal na isang mamamayan para magkaroon ng isang mabuti, isang maunlad, 'di ba? At progressive na nation. So na nakakatuwa na napag-uusapan natin ito ngayon, 'di ba? After kanina na i-lay down yung context natin, ano ba yung itsura ng politika natin, ng lipunan natin, ng party list system natin, ng representation natin. Pero ngayon sinasabi natin na we deserve better. Sabi nga ni Ellen Adarna na nag-trending din kagabi, 'di ba? We deserve what we tolerate. But we haven't been tolerating the Duterte administration's attacks on our rights, 'di ba? On our interests. Hindi nila kinakailangang mag-propagate ng fake news. Hindi nila kakailanganin na sabihin sa atin na huwag kayong mag-register para bumoto kung alam nila na tolerant tayo sa kanila. Ano? Hindi tayo tolerant. Ano? Hindi natin sila tinotolerate. That's why na pipilitan sila na gumawa nitong mga desperate
measures na ito, 'di ba? At ipagpatuloy lang natin ano itong itong pag-fight back na ito, pag-assert on what we deserve, because certainly we deserve better talaga. At naniniwala ako na with this type of youth ano na meron tayo ngayon, sabi nga ni Ms. Mela, hindi lang naman yan mga estudyante, hindi lang mga professionals yung youth, ano yan, multi-sectoral itong ating sektor ng kabataan, ano, kayang-kaya natin ano na manguna dito sa laban na to. Okay. Ayan, so At maraming salamat muli sa ating mga guests ngayon, no? Sila AR, sila Marshall, sila Ms. Mela. Naging malalim yung ating talakayan ngayong gabi. At dyan din, nagtatapos ang ating episode for tonight dito sa Kilos Kabataan. Pero next week, syempre abangan din natin kasi Ange, simula na ng klase para sa basic education sa mga public school. So maraming mga issue ang dapat din tayong talakayan patungkol dyan. Anyway, mamaya po 9 PM kung kailangan nyo pong makinig naman sa isang environmental show, meron po tayo sa Quarantalk Media ang Cutie Earth hosted by TOIM awardee Rodney Galicia. Muli, ang programa pong ito ay isang co-production ng Now You Know at Quarantalk Media. Kabataan, tayo ang kikibo at kikilos. Kabataan, tayo ang pag-asa. Ako po si Angelica Reyes. Follow me on Twitter and Instagram at Miss Ange Reyes. At ako naman po si Jules Giang. Follow me on Twitter and Instagram at Jules Giang. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Miyerkules at 7 PM. Dito lamang yan sa Kilos Kabataan. Hatid namin ang mga daldalang walang curfew. Mga usapang hindi nalalockdown. Kabataan, now you know. Salamat po. Maraming salamat po.